What's up guys? Hello, hello, hello. Huwag kayo mag-alala. Hindi po na-hack ang channel ni Anna O. My name is Ambie from Ambie and Mo's Diary. And today, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano kumuha ng Philippine passport. At yun na nga, welcome back to Anna O's channel! So, paano nga ba kumuha ng Philippine passport? Actually, madali lang. Lalo na kung single ka at hindi ka pa ay kinakasal. Dalawa lang yung kailangan mo. Number one is one valid ID. Alin man sa mga sumusunod, ito kasi yung mga requirement nila ng ID. Yan. And copy or birth certificate mo from PSA. So ngayon, magkakaroon ka lang ng konting-konting problema kapag ang copy ng birth certificate mo from PSA is unreadable or yung hindi mabasa or malabo. Ibig sabihin nun, kakailanganin mong kumuha ng kopya kung saan ka pinanganak or sa municipality na pupunod pa nga tayo. So, ayun, kailangan mong kumuha sa kanila ng kopya ng birth certificate mo. And then, kapag naman ang meron ka lang ay voter certificate, kakailanganin mo ng secondary ID or yung NBI or certificate of residency. Yun lang. And then, yung appearance mo na sa DFE, yung schedule, kailangan, pag nakuha mo na lahat na kailangan mo, saka ka magpapaschedule sa DFA, kung saan mo gustong branch ng DFA pumunta. So, ayun. So, if ang applicant naman, or yung kung ang kukuha naman ng passport is married, kakailanganin mo lang ng marriage certificate. Yun lang. So, next, if kayong mag-asawa ay hindi pa kasal at kukuhanan nyo din ng passport ang inyong anak, kakailanganin lang din niya ng one valid ID if applicable or student permit or or certificate of registration kung saan siya pumapasok if applicable pa or kung nag-aaral na yung bata. And then, yung copy ng birth certificate niya from PSA. And ganun din, kapag malabo, kailangan mong kumuha mismo sa municipal ng copy ng kanyang birth certificate. At kung hindi kayo kasal, kakailanganin niyong kumuha ng affidavit of illegitimacy. So, ayun po. Yun lang, kailangan niyong mag-add ng affidavit of illegitimacy kapag hindi kasal ang parent na kasama ng bata. And then, ayun pa pala. Kapag 7 years and below, hindi mo na sila kailangan iparegister or ikuha ng slot or ng dito ng schedule kasi automatic na yun na pag dumating ka doon, automatic na meron na silang slot. Basta 7 years old and below lang po. 7 years old and below. Yun lang. And there you have it guys. Sana nakatulong sa inyo itong maikling video na to kung paano kumuha ng ating mga passport. At muli po, ako po si Ambie from Ambie and Mo's Diary. And please, 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 subscribe na rin po sa aming channel. At ayan na nga po, kagaya ng palagi kong sinasabi sa aking channel, sa aming channel, don't forget to love your fabulous self. Bye-bye!